What's up guys? Sa pang Farmer's World na naman tayo. So ayan, nagbabalik na tayo guys. At sa video na to ay pag-usapan ulit natin yung farm natin. Kasi po, pagka pinunta natin itong chika natin, ayan po, na-harvest na natin yung 6. Nakakuha tayo ng 6 guys instead of 5.5. So ito, try natin to i-convert dito or exchange natin sa gold. At i-compute naman natin yung earning natin dito guys, yung gastos natin at kung maganda ba yung earning potential nitong chicken. At syempre, bubunutin din natin guys kasi medyo dumadami na yung mga pending natin dito na mga raffle. At ngayon nga, titignan naman natin sinong manalo. Isang sikretong gift ulit ang papamigay nila guys. Galing naman dito sa nakarang raffle natin sa last video natin ng Farmer's World. So sino kayong swerte manalo? Pero bago tayo magpisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Farmer's World. Farmer's World. So yun yung babalikan natin guys, ito namang chika natin kasi nangitlog na. At yan po, nakakuha tayo, naka-harvest tayo ng 6. Tapos i-compute naman natin kung magkano naman yung earning nito kasi 1 week to nating pinaitlog. At pinifeed nga natin, okay lang natin to, pinifeed natin itong barley. At dito nga, meron na akong isang chicken, hindi ko pa pinakain kasi alam nyo naman guys, ay medyo mahal itong pagpapakain ng chicken. So punta tayo dito sa chest natin at yan po, tignan natin. Ayan na yung eggs natin guys. At so para naman makita natin yung price guys, punta tayo dito sa lowest price ng egg. Magkano naman kaya yung egg ngayon? Yan po. At medyo ano ba to? Nagmahal. Tignan natin yung detalye guys ha. Medyo bumaba ng konti galing dun sa all time high niya. Ayan po yung all time high niya. So tignan natin kung swak ba na exchange natin o kailangan talaga natin ibenta naman dito sa market. So para matry natin guys, kunin natin yung average. So egg 1, isa-isahin natin to guys para naman ay makita natin kung magkano ba talaga yung earning dito pagka gusto nyong pumasok dito sa pagpapaitlog ng mga manok. Yan po, i-exchange natin to dito kasi sa wax ang nakalagay ay nasa around 500 kasi meron pa kasi itong tax guys eh. Yung tax naman ng wax, kung titignan naman natin dito, try naman natin mag-sell. Ayan, list natin to sa market ha. Try lang natin, yan po yung mga tax ng wax. So ang tax natin overall nasa 9%. Yan po, nakalagay dyan, 9% yan. So pagka 530 wax yan, 530 wax yan po yung pinakamura. Lagay natin dito kung sa Atomic Hub. So ilalagay natin dito 0.91 yan. Lagay natin. So nasa around 480 wax po. 480 wax yung average natin para naman dito sa Atomic Hub pag binenta natin sa Atomic Hub. Ngayon, kunin naman natin yung average. Ang problema kasi sa Atomic Hub guys ay hindi mo agad makukuha, hindi mo agad mapapaikot. Kailangan mo munang may bumili. Eh paano pag walang bumili, diba? At konti nga lang itong nagpapalaki ng chicken. So ang pinaka safe mong gawin dito, kung mababawi naman natin, ay exchange natin paputang gold. Yung gold naman ay gagamitin natin sa pag-repair ng mga stuff natin or pwede natin i-convert na rin papuntang wax. So exchange lang natin itong unang egg natin. Tignan natin yung average nito guys ha. Yun, exchanging your egg. Tignan natin 276 gold. At yan nga, ilagay natin dito 276. At hindi ko nakukunin yung mga point-point na yan kasi average lang naman yung kunin natin guys eh. So yung pangalawa natin, mas malaki yung pangalawa natin guys. 318 naman sa second egg naman natin. At 273 naman yung pangatlo natin guys. 267. Parang pababa ng pababa ah. So bumababa yung ano natin guys, ruleta ng mga pag-exchange ng egg. 253 na lang. So mas bumaba siya. 300, 270, 260, 250, 242. At lalong bumaba. Why? So okay lang yan. So i-average natin to at magkano kaya yung magiging average natin dito kasi meron tayong 6 na egg. So yan guys, ang average naman natin para sa egg exchange dito sa lagay natin na exchange at ang average natin 270 naman na FWG or itong gold na makukuha natin. At sa wax nga, kung titignan naman natin dito magkano ba yung gold sa Alcor. So yung gold sa Alcor ngayon medyo bumaba. Ang baba ng bigayan ng gold ngayon, no? 1.7. So ito times natin to guys, times 1.7. Magkano ba yan? 767
current price po yan, ha, $477. So magkano naman yung tax sa pagkabinawas? Meron tayong 1/6 na gold. Ang daming gold nito, guys. Pwede na natin tong pang-craft nitong ano, parang silver card. Craft tayo ngayon, guys, ha, silver card. Pero take note pala, guys, ha, itong fee. Meron ding fee dito sa pag-withdraw natin kung gagawin naman nating wax. Ngayon, ang pinaka-plano ko kasi, so iba-iba talaga tayo, guys, every player nitong Farmer's World, ito yung kinagandahan dito. Kasi pwede mong planuhin. Ang plano ko naman, guys, hindi ko na-exchange itong gold ko. Papunta naman dito sa, or palabas naman ng Alcor. Ang gagawin ko na lang dyan, ay gagawin ko na lang yung pang-repair. Kasi naubusan din ako ng gold, eh. Pang-repair naman itong mga tools natin. So, pwede tayong magdagdag ng tools. Tapos, iikot doon sa chicken. So, hindi na tayo makabawasan ng gold. At ang bawas na lang natin, ito namang food. So, food pa rin tayo babagsak, guys. Pwede nyo rin ipapalit dito naman sa Alcor itong gold. Pero, kaya nga lang, kailangan nyo i-take note to. Kung sa Atomic Hub, meron tayong 9% na tax. Dito naman ay meron tayong tax na nagre-range naman from 5% to 8% dito sa pag-withdraw natin. So, kasama yan sa kukwentahin naman natin. So, for the sake of this computation lang, guys, ay kwentahin naman natin, ha, kung magkano naman yung kung 7%. Average kasi yan, eh, kasi 5 to 8. Lagay natin sa 7 para medyo safe tayo. So, 270, tapos ibawasan natin ng 7%. So, 93, yan. So, 251 na lang po ang makukuha naman natin dito. So, safe to say siguro, kasi sabi ko nga, ay average naman yan, ha, sa kalagitnaan, 6.5, di ba? Para dito sa wax, guys, 450 naman. Ito namang wax na makukuha natin dito pagka in-exchange natin tong egg. Kasama na po yung included na po yung tax dito, guys, ha. Itong lahat na to, tax sa Atomic Hub, sinama na natin. Tax naman itong exchange, sinama na rin natin. Pero para sa akin, okay pa rin tong exchange kasi pwede naman tumaas to, guys, eh. Konting-konti lang yung lamang nila, oh. At ang hirap nga ibenta sa Atomic Hub. Hindi ka makakabenta ng ganyan. Kailangan mo pang bumaba yung price para mabenta mo palalo. Kasi pagka habang tumatagal tapos bababa yung price, ay baka mas tumagal or mas mahirapan ka magpaikot nitong mga resources mo. So sa akin, safe pa rin na exchange na lang sa egg. Konting-konti lang naman yung difference. Ngayon, guys, para naman sa gastos naman natin dito. So kailangan po natin ng chicken. Ang chicken is nasa around, magkano ba to? 1,250 wax. Yan, yan yung chicken. Ano po yung kailangan natin? Kailangan naman natin ngayon ng coop. Tapos para naman sa coop, guys, suggested price, 800 wax. So lagay natin dito, 800 wax para sa coop. Kapitan lang po ito, guys, ha? Ibig sabihin, one time lang to. At yan na, 800 wax naman dito. Tapos ano pa yung kailangan natin? Ngayon, isa pang kailangan natin, ito namang energy natin. So sa energy, guys, kailangan natin para sa coop po, 250 times 8 para mabuo natin yung coop. So energy sa pag-build naman, 2,000 energy. So i-divide po natin yan sa 5. Ayan po. Ang kailangan naman natin, 400 naman na food. Ito naman, build energy. Yan. Napakasimple lang natin. Wala nang ano. Wala na tayong spreadsheet. Ayan. So di ko alam kung mas magulo to or mas simple. Para sa akin ay ganyan. So mabilisan lang tayo, guys, ha. 400 natin na food times 1.42. So nasa around, sabihin natin, safe to say, 570 wax naman. So more or near round off na po natin. Kasi nga, paiba-iba yung price nitong wax na kailangan natin. So yan po yung capital natin. At ano pa ba yung capital natin? Isa pang capital natin, guys, ito namang pampaikot. So balik tayo dito sa farm natin. Hindi naman natin kailangan ng energy. Yun yung mas maganda dito sa chicken. Pero kailangan mo ng 28 na barley. At napakamahal ng barley ngayon. Kung titignan natin dito sa Atomic Hub, ang barley po is nasa around 90. Pero ako, guys, ay ano na rin to, based na rin sa experience, hindi po ako parang mas gugustuhin kung bumili na lang. Nasa inyo po yun. Bumili na lang dito sa pinaka market in-game, yan po. Meron tayong market dito. At ang barley nga ay 55 gold. Pero safe to say, lagay sure natin 95 wax each barley. Kasi pwede kang bumili dito sa Atomic Hub. Nasa around 90 ang pinakamura. Kaso, konti yan. Yung kasunod niyan, mas mataas na. At pag naubos, dito ka naman sa barley. So safe to say, guys, para may allowance naman tayo, lagay natin sa 95 wax each barley. Ayan, barley na kailan, 28 barley. Napakadami nito, guys. At ang hirap nga pag wala kang puhunan. So total naman natin para sa capital natin, guys, 5,280 wax naman.
At sa presyo naman ng wax ngayon, guys, grabe yung wax ngayon. Nag-inflate yung wax, guys. Oh. 0.543. Tignan nyo kung gaano kataas yung wax, guys. Galing to sa 0.3, ha? Or sa 0.295. So, pwede nating ilagay yan. Ta-times natin yung wax na yan. 142. Wow. Grabe yung price nito, guys. At tignan nga natin to kung magkano naman yung ano natin dito. Ngayon, guys, ito naman yung bentahan natin dito. Pwede tayong atomic hub, pero pwede tayong exchange. Pero para sa akin, ay tanggalin ko na tong atomic hub at para nga sa akin mas maganda ipaikot agad natin dito sa exchange. Konting-konti lang naman yung difference. So ang total naman ng guys times 6 naman natin kasi 6 na itlog yung nakuha natin eh. At average na siguro yung 6 sa tingin ko. So 450, yan tignan natin ha. Ta-times naman natin ang 6. Yan, 2,700 wax. Tapos kunin natin yung price ng max kung magkano yung wax ngayon. So lagay naman natin dito 2,700 diba sa wax. Tapos sa peso naman ay pwede tayong kumita ng 73,000 yan po sa isang linggo. So first week niyo po ito, lagay natin dito first week. Yan. So sa first week naman natin, kunin naman natin magkano naman yung nababawi natin, ma-minus natin tong 73. Yan po, 73 natin. So 70. So negative pa tayo ng 70. Yan, negative 70. Lagay natin dito. Peso po ito ha. Negative 70 pa tayo sa first week. Ngayon, tignan naman natin guys, paano naman yung second week natin ng pagbenta nitong mga egg. At ano nga yung mga kailangan nating kapital? Kasi po ito ay nakwenta na natin tong barley naman dito or itong pinaka nagastos natin sa unang kapital natin. So sa second week po natin na sell, magkano kaya? So ilalagay ganun pa rin. Ito pa rin yung ilalagay natin kasi ayan po yung average natin. Pero i-minus po natin yan ng itong barley naman. So kailangan nating i-minus itong barley. Ayan po. So meron tayong 73 kaso i-minus natin ng barley. So meron tayong total naman guys. At ano to? Parang mali ah. Ano bang kulang natin guys? So sa first week, di ba? Ito yung capital natin, 100. So kumita tayo ng 70 ay nasa negative 70 pa tayo. So may pupunuan pa tayong 70. Ngayon sa second week naman, na build na natin yung coop natin, mayroon na tayong chicken. So tatanggalin na natin yung chicken, na build na natin yung coop. So tatanggalin na rin natin tong energy. Ang babayaran na lang natin itong barley. Kaso ang barley, 2,660 na wax. Tama ba yung computation ko guys? 2,660. Pero yung exchange lang natin itong egg ay 2,700 wax lang. So ibig sabihin, ang kita mo rito 40 wax. Tama ba? So hindi pala kumikita tong egg. Tama ba yung computation naman natin dito for second week? Kasi first week, kikita ka. Kasi parang nakalahati mo yung capital mo. Pero kahit maglagay ka ng tatlong chicken, ay ganun pa rin. Kasi tatlong barley, magta times 3 pa rin tong 28 barley guys eh. So hindi profitable yung chicken ngayon? Ganun ba? At pwede nga siya siguro pang gold lang. Pwede siya pang gold actually kasi mas mataas makukuha mong gold eh. So pangit siyang exchange papuntang wax. Yun yung pinakaanon dun guys. So silipin nga natin dito. Baka may mali lang tayong na ayan. Weekly natin dito. Ayan po ah. Ito yung gain natin. Kagaya dito guys. Ang nakalagay nga dito diba 2,600 nakalagay sa atin. Andito naman nakalagay is 2,464. Tapos ang bentahan nga dito 2,700. Tama yung nakalagay sa atin. Tama yung bentahan natin guys. Oh. 2,700 yung average. Same po sa average naman dito. So tama. Ang ano lang dito is kailangan mong bilhin ng barley ng napakamura talaga. So sa weekly mo, nasa 264 wax. Sabihin na natin ha, depende kasi sa barley. So 40 to 200 wax. Magkano ba sa peso yan? Kung 40 wax, 1,000 papuntang sabihin natin 6,000. Yan yung total natin guys weekly. Yan, lagay na natin dito ha, weekly. Lagay na natin, di na second week to ha, weekly. Yan. Sa una, mababawi mo, pero ganun pa rin, meron kang minus 70 eh. Or profitable siya, sobrang liit. Weekly, ito lang po yung weekly niya guys. Oh. Tapos ang laki ng nilabas natin, 143 kung gusto mo mag-start naman dito sa, di bili mo lang ng tool, di ba? Bili mo ng axe or ano ba? Magkano ba yung axe ngayon? So tignan natin yung tools. Yan, stone axe. Sobrang mahal na rin para ng stone axe, no? So food naman natin, fishing rod. Sobrang mahal na ng fishing rod. So yan yung computation natin dito guys. Di ko alam kung tama yung computation natin. Huwag pasensya nyo na. At yan po, ano tayo? Parang negative tayo. Kasi capital mo, ito buong capital mo. Tapos makukuha mo sa first week, ito naman. So meron kang sobrang 70,000 na kailangan mo pa
pang mabalik. Sa second week naman or weekly mo naman guys, ito lang. 1,000 to 6,000 pesos lang ang weekly mo. So yun guys, yun yung competition natin at balikan siguro natin at magtitingin-tingin tayo at mag-update nga po ako sa inyo kung anong bakit ganito yung competition itong chicken. At merong mga chat dito guys, tignan nga natin, search natin chicken. Yan. So ito guys, may mga usapan dito. Yan po, baka wala pa masyadong interesado mag-grow ng chicken ngayon kaya mababa pa value. So ito guys, 3 chicken daw niya. Ayan, may nilabas siya. Isa po ito. Mas maganda na itong maraming nagtatry, diba? Ayan yung chicken niya. 3 chicken to, ha? Mas madami to. At yan nga, ang gastos niya sa food at ang laki nga ng food niya, profit in gold. Yan, yan yung weekly niya guys, oh. Konting-konti lang din, di ba? 10,000. So, 3 chicken to. 10,000 weekly, pwede siyang pang gold. Pero pag hindi naman natin kailangan ng marami masyadong gold, kasi sa barley pa lang natin, pwede naman barley na lang yung gawin natin gold, di ba? Diretso na tayo gold, tapos yung gold na yun, yun yung pang repair natin kasi hindi naman tayo kailangan ng marami masyadong pang repair. Kasi ang average ko lang na pang repair is nasa around 600 lang. Yan po, dismayado mga koya. Yan, mga koya daw. Sa cows and chicken. So, dismayado daw. Tingnan natin yung second page ha. But yung calculation ng chicken, wala profit. Same yung gasto sa puhunan sa pagbenta. Yan. At meron namang profit pero hindi ganun sa expectation natin. Kasi nga, kung galing ka from start, sobrang laki ng puhunan, 140. So yan. So dapat mapag-usapan to guys at magre-research pa ako further kung bakit ganito yung competition ko. Ako ba yung mali? Or talagang ganito. Ganito lang kaliit makukuha mo sa isang chicken. So tama din yung competition ng isa. Umabot siya ng around 12,000 siguro sa 3 chicken na yun. Ito isang chicken lang naman. So parang ganun din yung average. So weekly po ito guys ha. Yan, mayroon naman sabi, profitable naman lahat ng farm, chicken daw. Basta ikaw daw yung nagpo-produce ng pinapakain mo. Tapos parang nako-convert daw sa gold. So parang ganun ng purpose na nakikita ko siya. Parang makakatipid ka pag pang-repair mo ng tool. Huwag mong ilabas dito sa pinaka-game. At pang-repair nga yung pinaka-purpose niya. Chicken, attack, lalakas nyo lumamon. Yan guys, ang lakas daw lumamon ng chicken. So yan yung usapan dito sa Filipino chat. At tingin din kayo dito sa Discord ng Farmers World guys. Marami kayong makukuha dito mga information at gagawin natin dito guys. Pag nakakuha tayo ng chicken, siguro ituloy ko tong isang chicken kasi hindi ko naman kailangan ng napakaraming gold sa ngayon. Tuloy ko siguro tong chicken na to pero hindi ko i-convert itong gold. Ang gagawin ko sa gold ay pwede kong ipang repair or pwede kong ipang gawa naman itong mga ano ba to? Itong mga card natin. So yun yung gagawin natin guys kasi nga naka-convert tayo ng maraming gold at dito nga. Ito naman yung final natin ha. So take note po dito. Hindi po anong ka-profitable kung gusto nyong ilabas dito sa game. So kung ako po sa inyo at gusto nyong mag-raise ng chicken, gusto nyong mag-raise ng kung ano man dito sa bagong farm, kahit nga itong mga barley eh. At kung gusto nyong ang gumawa ng ganyan ay huwag nyo na lang ilabas. Pang-repair nyo na lang po ng tool. Tapos itong tools natin, ito naman yung pinaka-profitable talaga itong wood. So pang-repair natin ng mga tools, mayroon tayong gold. Pang-pakain natin sa mga worker, mayroon tayong food na galing naman dito sa fishing rod natin. Tapos final product natin guys, itong wood, benta natin lahat to. At yan yung pinaka-profit natin naman weekly. Ngayon, sa next video natin guys, ay balikan naman natin tong plant kasi po ay nag-plant ako ng corn. Yan, tignan naman natin yung profit ng corn. At balikan nga natin tong barley kasi meron daw parang maling competition natin dito sa barley. So balikan natin to guys at dalawang feed na lang. Magpa-follow up video po ako after po nitong video na to para mapakita natin ulit yung kitaan naman dito sa barley. Kung kumikita ba talaga na ibigay yung barley sa chicken or ibenta na lang yung barley. Tapos meron din tayong corn. So yan po yung next video. Kung gusto niyo pong makita din yung gagawin natin dyan sa corn and barley natin para naman dito sa second week natin, ay abangan niyo po yung next video natin guys. Pero sa ngayon, yan po yung usapan sa chicken at dito nga ay magka-craft naman tayo nitong silver. So sana ay makakuha tayo ng food kasi mahal yung food or itong wala naman tayong pangkuha ng gold eh. Kung makakuha tayo ng gold, edi benta natin. Pero pagka food, gamitin natin kasi meron tayong dalawang fishing rod. So ika-craft na natin to guys at ano kayo makukuha natin dito. Sana nga ay food. Ayan, crafting na ba? Ayan, successfully craft na po. At balik tayo dito sa chest natin. Balik lang tayo dito sa pinaka-mining. Ayan, chest natin guys. Ano kayang nakuha natin? Silver? Silver na ano ba to? Wood ang nakuha natin guys. At okay na rin. Meron tayong
Pero maganda food, no? Kasi wala pa tayong food talaga. Wala pang, ang lakas kasi lumamon itong mga workers natin, guys. Kahit nagdagdag na ako ng fishing rod, ubus pa rin. Pero marami na tayong pang repairs sa ngayon. Mas okay yun, di ba? Puntahan naman natin yung winner natin, guys. Nito namang Farmer's World gift giveaway natin nung nakaraan. At ito, bubunutin na natin kasi medyo tumagal na rin. Sino kaya ang maswerteng mananalo? Nito namang gift na to. Nung nakaraan, ay yung nanalo si Hutaro. Yan, sinabi na dito sa Discord natin na yung gift, secret gift na nakuha naman niya ay beginner's pack daw. Yan. So, pick winner na po tayo at check nga natin dyan naman sa Discord. So, sino kaya ang maswerteng mananalo? Congratulations po si Jasmine S. Ngayon, check naman natin sa Discord, guys. Kandito ba ang pangalan niya? Si Just.min. Yan, si Jasmine. At andito nga po siya sa Discord. So, congratulations po ulit. Nanalo ka po ng isang secret gift. So, malalaman natin yan pag binigay na ng Farmer's World. So, abangan niyo po yung mga next video natin about dito sa Farmer's World. At syempre, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Farmer's World. At yung update nila dito, guys, ay next video na rin natin pag-usapan to kasi medyo congested na tayo dito naman sa pag-compute natin ng chicken. Medyo sumakit na yung ulo natin kaka-compute nito sa chicken kung bakit ganun yung earnings. So next video po natin to, guys, itong IDO and Farmer's World ecosystem coming soon. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya, guys.